morning. This is Shella once again from Caregivers Israel. For today, I'm going to have this big haul from Israel featuring Dead Sea products and Essence makeup. So, let's get started. Two bags here. Ito po yung una from Dead Sea. Tapos, ito yung pangalawa. Beauty store sa Churi Beauty. Punta ko po kami nung linggo sa Carmel Shop. Tapos ito yung mga napamili ko. Gusto ko lang i-share sa inyo. So, start po tayo sa ito. Royal Diamond Acne Soap. Ayan, ganyan siya. Fancy Natural Soap. Para sa mga tagyawatin, guys. Mura lang siya, 5 shekel. So, ayan yung isa. Tapos bumili din ako nito. Aroma Dead Sea Cream, Multi-Use Cream. So, meron daw siyang avocado oil for perfect defense. Contains a mixture of essential oils with a combination of Dead Sea minerals for use in all parts of the body. So, yan. Okay siya. Nakabili ako niya ng 2, 4. So, 6. 6 yung nabili kong ganyan. 4-5 shekel din. Tapos ito, bumili ako nitong sabon. Dead Sea Minerals Black Mud Natural Soap. Ganyan ang itsura niya. 4-5 shekel din. Siguro maganda naman siya. Bumili ako ng 2. Ayan. So, ito ang pinaka nakakatuwang nabili ko. Ito. Natural Black Mud from Dead Sea as well. Ayan. Tawa ko ng tawa kasi tumago ko kay nanay. Tapos kinuwento ko nga na namili kami sa palengke. So sabi ko, nakabili ako ng ano, ng putik. Sabi niya sa akin, oh, anong yagang putik na sinasabi mo? Sabi ko, putik, as in putik. Sabi ko ba, social na putik yun from Dead Sea. Hindi as in basta-basta na putik, as in international na putik. So yun, nakabili po ako ng 4. 4-5 shekel lang din siya. So yan po, for the meantime, ng aking nabili na Dead Sea products. Yan. Then, next yun naman nabili ko sa Churi Beauty. Itong next na plastic. Ito, nabili ko. Super Whopper Cute. Diba para siyang alak? Pero pabango po siya. Mabango. Brute Blue Spray Cologne. Para siyang kaamoy ng cool water. So, mabango. Nakabili ko ng 2 for 35 shekel. Sale siya. Nakalimutan ko na kung ano yung original na price. So, ayan. Ah, ito, nabili ko rin to sa ano, sa palengke. Ayan, nakabili ko ng 2 ganyan. Pandora Style na bracelet. Ayan. Tapos, itong sa gitna niya. Ito. Ang tawag nila dito is Kamsa. Parang ano. Iwas balis. Ganun. For the bad eye daw. So, nakabili ako ng 2. Ito yung kwento. E di, tinanong namin si Manong kung magkano. Sabi niya, 20 daw. So, 20 daw ang isa. Sabi ko, ang mahal naman. O sabi ko dun sa 2 kong kasama na namamahalan ako. So, hindi ako bibili kasi 20. E di, yun na nga, umalis kami. Tapos biglang daw si Manong, sabi niya, 15 na lang. Sabi ko, ay, ayoko pa. Pag yun, nagsampu, babalikan ko. Tapos biglang, tawag ulit si Manong, sabi niya, 10 na lang, 20. So, yun, binalikan ko. Nakakatawa. Ganun lang pala yung technique talaga sa palengke. Naalisan mo para yun, para tawagin ka ulit pabalik. Hindi kasi ako marunong tumawag. Pag sinabing ganun yung presyo, ganun na. So, yun. Next po natin, ito na tayo sa Essence na makeup. So, kumuha din ako ng flyers nila. Ayan, Essence. Europe's number one products daw, makeup products. Hindi, ah, may natry na rin pala ako. Nakabili na ako dati sa Superfarm nung lipstick, tapos yung 2-in-1 na eyeshadow. Tapos, ano po ba yung nabili ko na... Ah, basta yung nakabili na ako sa Superfarm nito. Actually, mura siya, guys.
So, natutuwa ako. So, yan. Ang nabili ko sa kanila is Essence Multi-Action Multi-Action Mascara. Ayan yung itsura. Hindi ko pa siya natatry. Pero for 15 shekel lang siya. So, ibig sabihin, 150 pesos. Mura. Ah, ito. Nahingi ko lang to kay Ate Misel. Galing sila ng Dead Sea. So, ayan. Remembrance from Hotel. Herod's Body Lotion. Next is itong 2-in-1 Powder and Makeup. O, ayan. Nakabili ako. So, number 10, Ivory Beige. For 17 shekels o 170 pesos. So, ayan. Next is ito. 2-in-1 Makeup and Concealer. Ayan. Cute yung lalagyan. Tapos, ang nakalagay pa dito na cleanse is High Coverage, No Mask Effect, Long Lasting. For 18 shekel o 180 pesos. Siguro maganda. Hindi ko pa natatry, guys. Tatry ko next time. So, last na nabili ko from Churi Beauty is itong Make Me Brow. Brow Powder. So, ayan, guys. It's for 14 shekels o 140 pesos. So, number 1 po siya. Yung kulay niya is ganito. Para siyang yung isa eh parang old rose yung kulay. Hindi kasi masyadong kita. Kasi yung lighting dito is ganyan. Tapos yung kabila naman is dark brown. So, ayan guys. Akala ko big haul yung magagawa ko. Hindi pala. As in, konti lang pala yung nabili ko. Akala ko marami. So, ayun. Ay, wait. Meron pa pala akong isang ipapakita sa inyo na nabili ko rin siya. Pero hindi naman sa palengke. Nabili ko siya sa, ano, Farsaba. Kasi yung kaibigan ko is nagre-request ng kung may makita daw ko dito na babushka. Yung bang ano, yung manika ng Russian doll. Babushka kasi tawag nila dito. Na pag inopen mo siya, meron pa siyang necks, mas maliit. Tapos yung pinakamaliit pa ulit. Hindi ko papakita sa inyo, pero papakita ko sa inyo yung babushka. Pero hindi ko siya bubuksan kasi nakabalot pa. Wait. I'm back! So, ito yun guys. Ito yung sinasabi ko sa inyong babushka. O, diba? Ang cute niyang pan-display pagka tinanggal mo ito, tapos makikita mo pa yung dalawa na magkasunod. Tapos ihanin mo siya ng ganyan. Tatlo, sunod-sunod. Nakaslan. Cute. Ito yung nabili ko ng 50 shekel or 500 pesos. Hindi ko na siya bubuksan, guys. Ha? Ganyan na itsura niya. So, ayan. O, tapos, nung linggo, may nakita akong sale ng Toblerone. Ito yung kwento. Mahal, hindi ko na matandaan kung magkano talaga usually yung presyo ng Toblerone dito. Pero dun sa hulo, dun sa dati kong trabaho, is 3 for 12. So matagal na ako hindi nakakapunta doon kasi nga nasa Ramatgan ako ngayon. Nakita kong bigla na sinale nila 5 shekel na lang isa. So ako naman, na-excite ako masyado. Tagal ko na kasi hindi nakakakain ng chocolate. So ayun, dikuhan man ako ng ano, ng 10 kasi sabi ko, sayang din pagkakataon na sale. So bigla ko naisip, ay, mas mura nga pala doon sa Switzeriakta na. O, smallest Switzerland yon. Bilihan sila ng ano, ng chocolate. As in, lahat ng klase ng chocolate, halos lahat ng klase ng chocolate, meron sila. So, nakabili na ako minsan doon ng Mercy. Hindi ko pa natikman kasi pinadala ko. So, yun. So, yung 10 pieces na bibihin ko sana, binalik ko. O, ito, isa na lang yun natira sa akin. Titikman ko lang kasi tagal ko na talagang hindi nakakakain ito. So, yan, bumili ako guys, isang Toblerone. Hindi pa rin siya nakakain kasi nga, ewan ko ba? Wala ako sa mood. Meron kasi ditong ano, chocolate na dinala yung anak. Pakita ko rin sa inyo yung isang chocolate dito sa Israel. Splendid Mousse. Ayan. O, diba? Ayan. Ano siya? Bittersweet chocolate. Ang nakalagay pa nga dito is 62% cocoa mint. Ewan ko kung ano yung abbreviation ng mint. Hindi ko alam kung ano yun. So, nakalagay dito is Chocolat Marie Meule Bimilui Mousse Egusin. So, ayun.
bittersweet chocolate na meron siyang filling na hazelnut mousse. Masarap siya. Dati ang paborito kong chocolate is yung milk chocolate, pero ngayon sobra kasing tamis. So, napalitan na. Mas paborito ko na ngayon yung bittersweet katulad ng aking kapatid. So, yun guys, masyado na ako nagdadadaldal ngayon. Ang aking topic lang naman is yung aking haul, na ang iniisip ko is big Israel haul, eh hindi naman pala. Mini Israel haul ang ibig kong sabihin. Kasi as in hindi ganun kadami yung nabili ko. Pero anyways, sana nagustuhan niyo yung video ko ngayon, na ito yung mga cool stuffs na pwede niyong mabili dito, at especially mura pa. Punta kayo sa ano, sa Carmel Market, kasi meron sila doong stall ng ano, Dead Sea products, tapos nakalagay pa sa stall nila is 50% off. So kung bibili kayo noon siguro sa ano, sa mga mall, mas mahal. So yon, na-advise ko guys na kung gusto niyong mamili ng mapangpasalubong sa Pinas, yung mga uuwi dyan, marami din itong mga keychain, mga ref magnets, as in mura lang. Tapos, yung mga t-shirts, ayun, nakalimutan ko rin bumili ng t-shirts. Pero next time na lang siguro kung magkakaroon pa ako ng time. Kasi, so guys, I think that's all for this video. I hope you liked it. At kung nagustuhan po ninyo, please don't forget to give it a thumbs up. At huwag po sana nyong kalimutan na mag-subscribe for more additional videos or upcoming videos. Salamat po sa panonood. Until my next video. Bye!